tumutulong, maasahan, walang pinipili. Tuloy-tuloy na serbisyo para sa kapwa Pilipino. Serbisyong bayan. Serbisyong bayan ni Tatay Rani. Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 na umaga sa DWIZ 882. Pagtulong na totoo. Serbisyong may puso para sa Pilipino. Nine days na lang. Ha? Magkakaalaman na. No, kumusta na ninong, ninang? Tay, nay, ilang tulog na lang tay. At kanina, nag-simbang tabi na tayo. Bakit simbang tabi, tay? Tabi-tabi. Nagsisimba, pero nasa tabi-tabi. Nasa labas na simba. O, nasa labas. tinitingnan kung sino ang kakilig-kilig at may magandang outfit. Yung mga crush-crush dyan, yung mga bata. At saka meron na dyan mga puto bumbong. Yes, yun na mga wala pang pinangahawakan ay taimtim na nananalangin. Kaya pala nasa simba. Taimtim na nagdadasal na, Lord, bigay niyo na po lahat ng pangako para kay Lord. Na, pinapangako na para maibigay lang ang grasya. Ah, diba? Pero ano sabi nga, hanggat hindi pa dumarating yung oras, may pag-asa. Yes, oo. Siyam na araw pa eh. Siyam na araw. Oh, pero grabe, super traffic. Ay, grabe talaga. Oh. Wala naman nagbabanggaan. Wala naman ano talagang volume. Kaya nga, volume at saka yung walang disiplina pagdating sa mga road traffic natin. Yes, so, kanina may dalawang motorsiklo kaming nadaanan, nahuli. Dumaan ba naman doon sa bike lane? Normal, mga kamote riders yan eh. Ang dami niya, mga kamote riders. Tapos, yung, di ba, angkas. Yung angkas, naku, naka-shorts. Oh, yes, alam mo, pwede i-reklamo yan eh. Kasi merong silang patakaran sa angkas eh. Mm-hmm. Lalo na kung reckless driver, tsaka hindi sumusunod sa regulasyon sa pantrapiko. Opo. Pwedeng ano yan, pwede i-reklamo yan. Kasi, nilalagay nila sa at least endangered ang kanilang ang kanilang kliyente. Yes, na which is yan ang pinagbabawal talaga. Bakit ba kayo ganun? Tsaka hindi ba nila alam, tay, na bawal lang naka-nyorts. Oh. Bawal lang naka-chinelas pag nagmo-motorsiklo ka. Di ba? Naku, ang suswerte ng mga empleyado ngayon ng mga gobyerno. Bakit? Lalo na ng Quezon City. Mm-hmm. Almost 15 month bonus ang binigay ni Mayor. Wow! Tapos ang gaganda ng mga Christmas party at mga talagang pinaramdam na ni Mayor Joy na mahal na kapamilya ang mga empleyado ng Quezon City. Wow! At saka nakita ko tayong Christmas package. Oh, yes. Ang ganda ng mga laman. Kaya nga, sana all. Di ba? Pero sabi nga kung wala, okay lang din. Di ba? Talaga swerte, taga QC sila eh. Kaya nga, Maswerte rin ang taga Makati. Ayan, at swerte yung mga congressman at mga senador. Mas maswerte yun. mas pinagpala. Mas malapit sa langit. Yes. At ngayon, yung Maharlika Bill. Talaga ng mga family billion eh. Family Bill. Pinaspasan talagang inihamon. Pinaspasan at family bill talaga. Family bill talaga. Ba't bigla ba yung ano yan eh? Biglang sumulpot. Tapos ngayon, kitang-kita yung ang tunay na nangyari doon sa West China Sea natin. Yung sinasabing sabi naman daw eh, kiusa daw binigay yung debris nang galing sa rocket ng China. Yes, diba? Nagkagulo. Mm-hmm. Sabi pa ng ambassador natin, wala ikang kaguluhan, wala ikang pilitan, yan na yan. Ay naglabas ng video ngayon si Senador Tolentino. Kitang-kita. Wow, bakit kayo ganyan? Parehas pa tayo ng pinapanood kagabi tayo. Ngayon, bakit kayo ganyan? Kakapal niyo! Ako na yung sound. Bakit yung Vietnam, talagang close sila ng China. Uh-huh. Pero nung teritoryo nila ay tinatarantado sila ng China, pumapalag sila. Uh-huh. At pag ang China, nalaman nilang pumapalag, tumatakbo rin yan. Oo naman. Bakit ayaw tayo? Nila ng gulo. Bakit tayo? Masyado tayong friendly. Ano tayo? Wala ba kayong mga bayag kayo? Ay, naku. Ano kung hindi nyo kaya ipagtanggol ang bayan natin, ang karagatan natin, maghanap tayo ng may kakayanan. Tama. Di ba? Mm-hmm. May mga dynamite fishers natin yan. Kawawa sila, no, tayo. Pero hindi sila makapangisda.
So, yung mga pangingista natin, Taya, hindi sila makapangista sa sarili nating teritoryo, yes, sarili nating karagatan. Pinapalayo sila. Masyado tayong minamaliit ng China eh. Di ba? Naliliit na nga ng mga mata nito. Nagpapaliit pa tayo. Kaya yata sila, alam ko na, Tay, bakit maliit ang tingin nila sa atin? Oh, maliit yung mata nila eh. Maliit ang pananaw nila. No? Nakaganon sila, so maliit tingin nila sa atin. Pero totoo yun, di ba? Bayan o sarili? Yes, okay, sabi nga. Wag. Ang daming, maraming naglalagay sa akin ng mga galing manufacturer na China. Mga negosyante ng China, mahusay yan. Mm-hmm. Mahusay maglagay sa akin niya. Kaya huwag natin pakialaman. Ganon! Ay, nako, bayang ko. O, diba? Kawawa naman tayo. Yes, ang droga. Yan, buwabalik na naman. Yung mga ninja cat, nabuhay na naman. Ay, ninja nga tayo. Huwag niyong gawin sa Quezon City yan. Dahil pag ginawa niyo sa Quezon City yan, nako. Dalawa parang, lang ang pupuntahan nyo. Parang ang sigla ngayon. La Loma. At yun, sa ano? Hospital. Ay, parang ang sigla ni Engineer. Ay, nga, lahat na sabihin mo, may sound effect. Nagpaparamdam. Engineer, malapit na alam ko. Nagbibilang ako, Engineer. Sinatawapansin ko lang, lahat na sabihin ni Tatay, kumpleto sa sound effect. Alam mo, kaya kong isnabin ang lahat. Wag lang si Engineer. Tama, Tay. Oh, yeah. Kasi wala kang boses pag inisnab mo siya. Papatayan kanya ng mikropono. Huwag kang magalala, Engineer. Mautak to. Lang magulang. Ito na, mapanood po tayo sa test broadcast po sa Digital Free TV na IZTV. Yan po yung nasa Sky Cable Channel 72, TV Plus Channel 27, at sa GMA Afford the Box Channel 32. Yes, ayan. At yung mga na binbin natin na sa Action Center, sa Miyerkules mag-start na tayo na magre-release na ating mga ika-grocery bags at anuman tulong na pwedeng iabot sa ating mga ating mga kapatid. Sa Wednesday. Yes. Ayan, okay. Ayan. Ito na tayo. Tayo yan. Miyerkules pa. Ito, ngayon na. Oo, magpaikot tayo ng ating roleta, chicks, itlog, bigas, o hotdog ni Tatay ang ating ipapamigay. Uy, chicks ni Tatay muna para kina Marwin Nidoy, Edison Dugenio Crisaldo, Tin Villaruel, Merlin Tapalya, at Gary Ramos. Ayan, meron po kayong, ano yun? Chicks ni Tatay. Si alam mo to si Lady ay ano eh medyo lutang pang isip dahil alam niya 9 days na lang Christmas na. Mm-mm, Tay. Ang daming namamasko sa kanya. Oo nga, Tay. Hindi pa siya napapamaskuhan ni Tatay. Yes. Ako nga ayoko magbukas masyado ng messenger. Kapag nagsabi ng good morning lady ay ito na. Ako non-stop na yung messenger ko eh. Sa'yo, di ba? Sana wag nila matuklasan yung ano mo tayo, yung Telegram mo, Viber mo. Alam na nila, di ba? Alam na nila, yun lang. Tayo ito, pasasalamat. Naku, may magpapasalamat dahil meron na naman pong na yung isang tulong natin na iabot na sa kanila. Okay, nandiyan po sa Zoom ngayon, ready na ang ating golden. Uy, na-miss ko siya dito ngayon na. Si Test na to. Pwede naman nga, tatlo naman tayo dito, pwede naman. Pwede naman, oo. Kaya lang siya malayo para sa kanya. Oo nga eh. Okay, Tess, magandang umaga sa iyo. Mapagpalang umaga po, Tatay Ryan, Lady I, at sa lahat po ng nanonood sa atin, sa ating mga Facebook page, at sa ating Digital TV, ICTV, at sa lahat po ng nakikinig sa atin sa radio through DWIT 882. Naalala niyo ba si Nelson Pabilando at Marie Chris na taga Fieldside, Barangay Bagong Silangan? Sila ang kauna-unahang nanalo para sa ating anniversary hakot grocery ni Tatay Rani. Napili natin sila sa pamamagitan ng ruleta. Siyempre, alam mo naman ang Tatay, all the best. Sabi nga, kailangan the best na ibibigay natin. Kaya sinundo natin sila at nagkaroon pa sila ng chance makapagpa-picture sa ating Flash Studio. Dahil may sakit na noon si Kuya Nelson, ay di na natin siya pinayagan na maghakot dahil baka makasama sa kanya ang sobrang excitement at bawal din magbuhat. Kaya ang asawa niyang si Marie Chris ang pinayagan natin na humakot ng grocery. At talaga namang naghanda si Ate Marie Chris dahil naka-rubber shoes na siya para makahakot ng maayos.
Lahat tayo ay nabigla sa lakas ni Ate Marie Chris. Grabe. Apat na sakong bigat agad ang inuna niya. Hinakot ang mga delata at malalaking gatas. Hindi lang malalaki, mamamahali na gatas. At marami pang iba na umabot sa 11,395 lang naman. At hindi lang yun. Dahil may dagdag pa siyang 2,000 piso mula kay Sir John Taguba para sa pambili niya ng gamot. Ayan. Ang ginawa natin kasi dito, sabi ni Tatay Rani, kahit magkano ang mahakot nila, kumbaga walang control to, basta sa loob lang ng 1 minuto, mabuti na lamang at malakas at mabilis si Ate Marie Chris, kaya marami silang nahakot. Inihatid din natin sila sa kanilang bahay, kaya sobrang saya nilang mag-asawa. Hindi na sila mag-aalala sa kanilang ilang linggong pagkain dahil nga hindi makakapagtrabaho si Kuya Nelson. Sobrang pasasalamat nila sa biyayang natanggap. Pero kinailangan din nilang muling humingi ng tulong sa ating programa dahil sa lumala ang sakit ni Kuya Nelson. Nagsadya sila kay Tatay Rani sa ating servisyong Bayan Action Center para matulungan silang mabayaran ang bill sa hospital na umabot ng 300,000 piso. Dahil kapartner natin ang sa ating programa ang PhilHealth, ay wala silang binayaran kahit 5 sa hospital. Kaya sobra po ang kanilang pasasalamat. Ngunit talagang lumala na ang sakit ni Kuya Nelson at nauwi na sa thyroid cancer. At nitong December 6 ay tuluyan ng sumuko ang katawan ni Kuya Nelson at di na kinaya pang lumaban. Matinding sakit ng loob ang idinulot nito kay Ate Marie Chris na nakasama niya sa loob ng 11 taon. Ayon sa kanya, simula pa lang magsama sila ay na-stroke na si Kuya Nelson hanggang sa iba't ibang sakit na nga ang lumabas. Pero nanatili siya sa tabi nito at hindi niya iniwanan. Nang malaman ni Tatay Rani ang balita, pinapuntahan agad sa amin at pinahatiran ng tulong si Ate Marie Chris. Narito po, panoorin natin. Makalimutan, nakatagalan po sa amin, ba't po na pa. Tapos po, ito na naman ngayon, nalungan niyo naman kami, pasensya na po tayo. May-share ko lang naman po talaga. Makinig kami ng blessings sa inyo na talaga. Ipit na po, ipit talaga kami. At magbahay na po tayo na evento na po dahil po sa may gamot niya. Kagaya na po lang, nagka-dialysis po siya for 3 times a week po siya nagka-dialysis. Okay po. Kami po ay nalulungkot noon sa pagkawala ni Kuya. Pero alam naman natin na lahat may dahilan ng Diyos, diba? Sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, Ate Chombay. Narito po ang tulong ni Tatay Rani. Tay, maraming salamat po, Tay. Okay, makakalimutan. Kasaysa na po talaga kayo. Maging makulit pa. Maraming salamat po talaga, Tay. Ito po tayo. Pinadami ka ba po sa inyo? So, binil po namin sa dalawa yan. Salamat po. Sandalin sa ate. Kailangan mag-move on tayo. Isipin na lang natin yung magagandang memory ni Kuya Nelson at ikaw. God bless po. Masakit man ang mawala ng mahal sa buhay, pero mas mapapanatag ang loob mo kaysa makikita mo silang nahihirapan. Noong Martes ay nailibing na po si Kuya Nelson. Ayan, mula po sa programa ng Servisyong Bayan, ay rest in peace po, Kuya Nelson. At syempre, para naman po mapasaya natin ang ating umaga, update naman tayo, Tatay Rani and Lady Ai, sa ating libreng date sa Gogi Yoli. As of December 16, ito po ay 6:50 a.m. ng umaga. No? Narito na po ang ating mga update. Marlito and Lisa ay mayroon ng 42 heart reacts at 3 likes. Pero syempre, ayon sa ating mechanics, ay yung heart reacts lang po ang bibilangin natin. Sumunod naman po si Josephine and Rufino, meron na po silang 110 heart reacts at 2 likes. Jane and Rodel, 17 heart reacts and 1 like. Edmil and Mona Lisa, ito po yung ating nangunguna, leading ngayon, ano?
meron silang 202 heart reacts and 9 na likes at isang ang tawag doon, care yun, di ba? Lytil and Jemon Teralba, 148 heart reacts and 4 na likes. Edwin and Rosalinda, 41 heart reacts and 4 likes. Leia and Michael Montarial, 164 heart reacts and 14 likes. Florencio and Beverly, 50 heart reacts and 1 like. Beverly and JR, 191 heart reacts and 5 likes. JB and Rochelle, 93 heart reacts at 3 likes at 3 care. Ayan, para po dun sa mga viewer natin at mga supporter ng ating 10 couple, pwede pa po kayong humabol dahil ang cut-off po natin ay bukas ng tanghali. Kaya pwede pa pong humabol yung mga sa tingin nyo ay pwede pang sunod. Ayan, dahil sa ating leading IT. mukhang wala pang hawa, mukhang walang castositis eh. Lutang na, bulol pa. Okay, thanks. Yan yung ano eh, yan yung palatandaan ng ikaw ay walang pinangahawakan na salapi. I guess symptoms. Symptoms na ikaw ay may cancer sa bulsa. Nakaka-apekto pala sa pananalita. Hindi pala na epekto nung tay kasama yung utak. Yes. Hindi, medyo nagkalalatama tayo okay, kasi mamaya simula na ng caroling. Okay. Simula na ng caroling. Ayan, kukonsumin naman tayo ng mga bata sa kalsada, sa kakatok sa ating bahay. Ayan, minsan, pagka ano po, may mga caroling sa inyo, pakantahin nyo. Kasi yun nga yung ano, essence nun eh. Pakantahin nyo kahit pa ulit kanilang kanta. Bago nyo bigyan ng aginaldo. Ayan. Marami salamat pa Tatay Rani and Lady Ay. Ako si Tess Nator para sa serbisyong bayan ni Tatay Rani sa DWIT 882 at Flash TV, ang programang nagbibigay ng pag-asa. Maraming salamat, Tess Nator. Yan ang pandemic ngayon eh. Yung cancer sa bulsa. yan ang ano ngayon. Hindi na COVID ang pandemic ngayon. Yung cancer sa bulsa, yan yung maraming Pilipino na may mga tinamaan na sakit na yan. Wala pa namang gamot yan. Makakakita kaya naglalakad sa EDSA. Ang merong gamot yan, pangsamantala, Bombay ang gamot yan. Ay nako, makakakita po kayo, maraming naglalakad na utagan. Yung ba, i-prescribe na gamot dyan, yung mauutagan, kung sino mauutagan. Meron pa isa tayo, credit card. Yes, Kung pasado ka. Oh, diba? Nako, buhay. Ay nako, ito si Damaris Quiñones Cacdac, sabi niya, love you, tatay. Yes, ay. Ito naman si Purok na, president pa ng HOA, si Joy Reyes, ay nanunood. Aba, Joy, hello. Merry Christmas. Yes. Matagal ko rin kasama yan. Uh-huh. Tapos, ito naman si Resalina Bilyones. Nanonood abang naglalaba. Yes. Si Maria Donaline Bellion nanonood din. Yes. Si Mary Ann Gallo nandyan din. Uh-huh. Ayan. Ito tayo si Leslie Escobio, mingi lang ng hotdog. Ay, bigay mo ng hotdog. Sino niya yung hotdog mo? Okay. Hotdog with cheese bigay mo. Uh-huh. Hotdog okay. With cheese. With cheese. Okay. Hindi si cheese. Okay. Ayan, next may hotdog ka na. Okay, eto naman ngayon tayo si Harold. Meron siyang nakilalang tutulungan. Alamin natin kung sino. Harold, magandang umaga sa'yo. Yes, magandang umaga rin po sa lahat. Ang edukasyon nga daw ay isang kayamanan na hindi kayang nakawin ng sinuman. Kaya naman halos lahat ng mga magulang ay pangarap makapagtapos ang kanilang anak sa pag-aaral. Tulad na lamang, panggamir. Bulol ka din. Okay. Ayan, panoorin po natin ito. Siyempre, unang-unang pangarap ko noon talagang kahit nung binata pa ako, magkaroon akong anak na mapapag-aral ko man lang sa kuliho. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kasi responsibility ng magulang na papag-aralin yung anak, gampanan talaga yon. 53 taong gulang na ngayon si Mang Ramir. Todo kayod sa buhay upang mapag-aral ang kanyang mga anak. Ang anak ko, dalawa. At panganay ko, babae na edad niya, 6 years old. Pangalawa, 4 years old, PWD. Down syndrome ang ano niya, findings ng doktor. Ang ano ko dyan,
sa mga panggatas, mga pang-maintenance ng gamot. Yan minsan ang problem dyan. Kinakapos minsan sa budget dahil ito, paputol-putol ang trabaho. Karpintero si Mang Ramir, pero hindi regular ang kanyang hanap buhay. Kaya naman, madalas natatambakan si Mang Ramir ng mga bayarin. Sa pagtatrabaho ka naman sa construction, so hindi madalas, mainam na yung maka-estate ng isang buwan, tapos yan, mapuputol naman, maghahanap na naman. Ngayon po, isang linggo na kung walang trabaho, mag-aantay na naman kung kailan matawagan, saka magagilap muna ng saan mapapasukan. Sa ngayon, medyo ikaos kasi lalo't hindi nga ako nakabigay ng pang-ambag dito sa Christmas party ng anak ko. Ngayon, sabi sa akin ng teacher, magbao na lang. Kasi wala akong pambigay na para pambiling makdo. Kaya yun, pinagluto ang asawa ko, bao na lang nila yun. Ito pa, may pambili naman na alagang 100 na pork chop. Minsan, lalo pag nagkakasabay-sabay yung mga bayaran, tubig, kuryente, sa bahay, tapos pangangailangan ng gamot ng mga ito, talagang napakahirap, lalo't kung walang trabaho. Sobra. Kinakapos man daw sa buhay si Mang Ramir, ang mahalaga ay ligtas at malusog ang kanyang pamilya. Sipag lang at tiyaga ang kailangan para makaraos araw-araw. Harold? Oo, ang hirap talaga yung kalagayan ni tatay ngayon, Mang ni Ramiro. Ramiro na, ang liliit pa ng anak niya. Tapos 53 years old na siya. Hindi diba? Rin talaga minsan advantageous tayo yung... Late ka na mag-ano, di ba? Kasi itong edad, dapat ito papaano na ito eh. Pero at least ang panalaw niya maganda. Pero makakaasaw kayo dahil lang gobyerno naman noon natin, lalo na Lungsod Quezon. Mm-mm. Talagang tinututukan yung edukasyon ng mga anak. Kaya nga halos libre na ho lahat eh. Ang edukasyon sa Quezon City, pati ho ang kanilang school supplies, libre na. So yes. Wala na dapat ano. Kaya lang siyempre may pang-araw-araw na pambao. Kahit paano. So, Harold, yung ang rekomendasyon mo kasi dito, bigyan natin ng puhunan, di ba? Ano ba kakayanan niya? Ano kakayanan niya sa pagpapalago ng ibibigay natin puhunan? Depende daw po sa ibibigay na puhunan, pero kung sakali daw po, gusto niya magtinda ng prutas po at gulay sa kanilang lugar. Prutas at gulay. Bagay, kung prutas at gulay, maliit-liit lang din, Pasko na mabili. Sigo, eto, nakita mo, rekomendasyon mo rito is 5,000. Sige, bibigyan kita, total, ikaw ang Santa Claus ngayon. Granted na yung 5,000 puhunan, bunuhan mo na rin yan. Ayan. Okay ba yun? Kasi, salamat. Salamat lang. Magpasalamat. Ay, salamat, Harold, ha? Alam mo yung tawa niya? Yung tawa niyang tulala. Then, tsaka, sabi nga, sa programa naman natin, araw-araw Pasko eh. Yes. Kaya lang, siyempre, itong panahon na to, ito yung talagang, although mali na nakagisna ng mga Katoliko na ng kapwa natin na, na ang Pasko ay material at masagana, siyempre, sabayan na rin muna natin. Sige, Harold. Okay, bigyan natin ng 5,000, Harold. Okay. Maraming salamat po, Tatay Rani and Lady I. Para sa tulong patrol ng serbisyong bayan ni Tatay Rani, ako si Harold Villalino sa Flash TV at DWIC 882, ang impilang may todong lakas. Maraming salamat, Harold Villalino. Tayko, ano muna tayo? Time check. Yes, ang oras po natin, alas 10:29 at 28 segundo. At ang oras po ito, hatid sa atin ng napakasarap na gogi yun. Nagbabalik ang serbisyong bayan ni Tatay Rani. Ayan, sabi ni Mary Jane M. Albia. Yes. Iba talaga pag pogi is nabero. Pa-shout out naman. Never pa akong na-shout out sa live tie. Ayan, na-shout out ka na. At ito pa, bang, 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 bang. Sabi ni Teresa Laco Lucito kanina, yung tawa daw ni Harold, parang sumasangayo na hindi. Ang galing mo daw talaga.
Oo nga. Ayan, tatay, ano ba to? Sunny Tinsay, sabi niya, tay, tas puro heart lang. Gusto lang niya magpabati sa iyo. Yes, Pia Agos Burgos, nagpapa-shout out. Yan, uh-huh. Naikinig. At sila, Chiny De La Rosa. De La Rosa. Yes, uh-huh. At darating tayo, yung para sa inyo. Antayin niyo yan. Sila Babes Flores the Second. Nanay Lloyda. Mga talaga namang itong mga... Die hard. Mga online, ano to, online addictos. Oh, yes. Mga online warriors mo yan tayo. Online addictos. Si Mariker Sigin, sabi niya, pansinin mo daw siya. Merry Christmas daw. Ayan, Happy New Year! Yes. Aguinaldo po. Ngayon naman tayo, eto, pamigay na natin yung pangalawang item. Sige, paikuti mo na ang ruleta. Oops! Hot dog ni tatay. Ang matitikman na. Ito yung nakukuha kong pangalan ni Juicy. Ayan, patindol. Ayan, tama-tama, matitikman mo na ang juicy hotdog ni tatay. At ito pa si Lisa Bulos, Joy Dasig, Malu Petulan, at panlima naman si Marites Kaabay. Ayan, meron kayong hotdog ni tatay. Okay, tay. Ngayon, andyan na. Para may isa pang magre-report sa atin na mismo to, hindi mo nakita ilang araw, si Rani Barbo, di ba? Yes, palita ako, ano to naka-boundary ng mga ilang gabi. Aba. Napakadami raw nabit-bit ni bagets nito. Aba. Ilang boundary? Awan ko lang kung yung nabit-bit niya is happy. Ayan. Talagin natin sa kanya, tanungin natin. Okay. Rani, magandang umaga sa'yo. Isa maganda umaga po, Lady Aya, Tatay Rani. Tayo hindi po bagets yung nahakot ko. Nahakot ko po yung award po nung nakaraan po sa LGBT bilang most outstanding district president. Aba, outstanding talaga. Nakaloko ako pa. Ha? Yes. Merong anonymous letter akong natanggap pero yeah, in-identified ka. Ala. Yung pangako mo raw hindi mo pa binibigay. Ala. So, ayun. Pag hindi mo pa raw binigay ito hanggang Monday ay lalabas na raw siya. Ala, Rani. At lalantad na. Ala, Rani. At siya ay bibigyan ko ng witness protection program ni Tatay Rani. Ala, Rani. Aray. Lagot ka. Ano to tayo? Meron CFA? Basta. Ikaguguho mo to pag hindi mo inareglo. Grabe, ikaguguho mo talaga, Rani. Batin-batin dito ah. Mukhang maganda itong regalo sa Pasko. Nakita ko sa mukha niya, kinabahan siya. Yeah, alam niya yung sinasabi ko dahil alam niya si tatay pag nagsalita, kala nila biro, pero totoo. Ah, so totoo, oh, Rani. Alam niya, kilala ako ni Rani. Hala, Rani. Asikasuhin mo na yun. Mamaya usap tayo, chino mo na sa akin. Yung motor daw, hataki na. Hala, Rani. Yung pangako mo, Rani, baka mahatak yung motor. Oo. Hindi mo ka doon salita. Kaya, ay. Uy! Ako! Wag ako! Hala, Rani! Aray ko. Aray ko. Dati kata niya sali ako sa Gogioli sa contest eh. Ayan, nandito mga dokumento ng DOH na isumite na sa COA. Mga dokumento laban kay Rani na isumite na kay tatay. Ayan. Nasa headline din, Rani. Inatak meeting sa Sandigang Bayan. Ay, naku. Rani, kasi yung report mo na stroke. Sige na ba? Baka ikaw na ma-stroke dyan. Pag-report ka na. Yun po, tuloy na po tayo. Paano mo gugugulin ang pangalawang pagkakataon mo sa buhay? Pabubuhay ka ba na puro pagsisisi o araw-araw ipagpapasalamat ang pagising mo sa bawat bukas? Tara po at panoorin po natin. Mula nung nagkasakit ko noong 2021, na-stock ako, okay na ng loob. Pero sabi naman ng aking asawa, lumaban lang kami. Yun nga, kahit paano. At pasalamat pa rin ako eh, binigyan pa ako ng pangalawang pagkakataon na mabuhay sa mundo. Ang 42 taong gulang na si Mang Ramon Llanos ay aming nakilala sa pagbisita ng serbisyong bayan ni Tatay Rani sa BF Mapayapa Toda, Barangay Holy Spirit. Mahigit isang dekada na niyang ipinambubuhay ng pamilya ang pagiging tricycle driver. Pero nahinto, simula nang siya ay ma-stroke. Masakit talaga na... Sakit talaga. Kasi dati
mga sikat ko, mga anak ko, hatid sundo sa eskwelahan. Naging, ibig sabihin sila alagaan ko. Ako tuloy yung naging lalagaan nila. Medyo sumasama ang loob. Pero katapan, lumalaban. At sa asawa ko nga katapan, laki ng sakripisyo sa akin. Pag namamalay ko dati, kaming dalawa, natutulungan ko siya. Ngayon halos siya na lang talaga. Pakiramdam ni Mang Ramon na pabayaan niya ang kanyang mag-iina. Kaya sinubukan niyang tumulong sa pamilya sa abot ng kanyang makakaya. Malaking sakripisyo talaga ng asawa ko at mga anak ko. At ito, ang pinakalibang ko lang talaga, yung pagtitinda sa tindahan, bantay, mula umaga hanggang gabi. Siguro kung gagaling ako, sana gumaling, may babalik ko siguro sa dati. Pero yung dating nakasanay kong gawin, siguro hindi na siguro mangyayari. Hindi man naging maganda ang ibinigay na kapalaran kay Mang Ramon, natuwa kami na malaman na araw-araw niyang ipinagpapasalamat ang pangalawang buhay na ipinagkaloob sa kanya ng may kapal. Rani, may magaling tayong therapist eh. Ako, yun yung nagtiterapy sa akin, twice a week ako eh. Si Puro Crudy sa Bukal. Opo. Ngayon, puntahan mo yun, ako na magbabayad kay Puro Crudy sa Bukal. Usap sila, at least once a week, serbisyo ng therapy. Ito, malinis na therapy to. Walang happy ending to. Ito yung therapy na talagang kailangan ng kagaya ni ano. Walang happy ending dito, linis tubo. Sasagutin ko na. Kumusta na maintindahan nila? Tayong tindahan nila kasi, pinayagan sila nung kapatid nung asawa niya na doon po magtayo ng tindahan. Okay naman po yung tindahan nila, kaya lang po yung lugar kasi nila, hindi naman po ganun mga tao. Malapit po yan doon sa taniman po doon, malapit po kila sa Balmusina. Doon sa Halamanan. Malapit po sa Halamanan. Malapit po sila doon, hindi po ganun katao talaga. Talagang tsaga-tsaga lang muna. Pero sige, bibigyan natin siya ng sagot ko na yan. Isang beses sa linggo, ang bayad ng therapy. Ako na magbabayad para gumaling siya. At garantisado yun, magaling yun. Kasi yung therapist na yun, yung patay na bubuhay. Ang akin, nabuhay yung pag-sandata ko, nabuhay. Dahil doon sa therapist na yun. Kaya yun, sigurado ko gagaling siya ron. So, i-monitor lang natin at alam ko ay ang sandata ko kasi yung tuhod ko eh. Kaya nawala yung kaya ko nang tumayo ng tumayo. At saka yung mga kamay tayo. Kasi ko yung tayo sa kanya. Yung therapist ka tayo na magaling. Yun talaga. Ba sinasabi yung, akala nyo sa sandata ko? Ang sandata ko bilang isang enforcer, yung tuhod ko na tumatayo, nakakatayo, tumatagal ako nakatayo. Yes. Dahil matibay ang tuhod ko. At nakapagpapasahandan. Siyam na araw na lang ang kung ano-ano iniisip nyo. Palibasa, mga wala kayong pera eh. Ka pa. Ay, si engineer kaya yung nauna. Ha? Si engineer yung unang tumama. Ay, ito talaga si engineer. Talagang malaki kasi ni-expect sa akin ito eh. Kailangan niya rin daw ng therapist. Alam ko na ako sa ako dadalhin si engineer. Kami na lang nakakaalam doon. Okay. Kasi matanggal kami pareho sa trabaho eh. Matay. Sige, Rani. Tapos, bigyan na lang natin itong pang Noche Buena, pang salo-salo. Okay. Sagot ko na yung therapy niya. Pag sinabi ni Purok dalawang beses sa isang linggo para gumaling siya, sige, ako na bahala ron. Ay, makakabawas sa kanila yung tay kasi pati nga daw yun, nadadagdag gastusin pa nila dahil sige, sa ako therapist. Sige, ako na. Magaling tong therapist ko. Hindi kasi pwede tayo walang therapy yan kasi lalong manindigas yung mga ugat. Correct. Okay. Kaya yung mga nakikinig ko na gusto pang tumayo, sabihin nyo lang ho sa mag-visit ho kayo sa servisyong bayan, wag lang ho kayong dumaan kay Rani Barbo dahil delikado po yan. Imbis na tumayo, baka yalong na kayo kupa ho yan. Sige, Rani. Yung komento naman sa inyo, tay. Money therapy, tay, need ko. Sino yan? Analisa yan. Bigyan ng 300 na nakakailangan eh. Mas mura yan kaysa sa doon sa therapist talaga. Money therapy yan, 300 yan. Binasa ko kasi ngayon ko lang narinig yung money therapy.
Okay. Meron palang money therapy. Kaya. Huwag ka lang gumaya. Oh, at saka sige mo na ipabayad ng butor. Huwag ka na dyan. Sige na. Tawad yes, maraming 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 salamat po, Tatay Nani, Lady Ay. Pasingit na po, mamaya po. Ano po ba? Ay, mamaya po, invite ko lang po lahat po ng mga LGBT po dyan po sa Barangay Batasan. Magkita-kita po tayo mamayang alas 6 ng gabi po sa third floor sa bagong barangay hall po natin. Muli po, para sa toda serya ng Servisyong Bayan ni Tatay Rani, ako si Rani Barbo sa Flash TV at DWIZ 882 ang himpilang may todong lakas. Maraming salamat. O, pabalaho sa mga may itsura na pupunta ho doon sa event ni Rani Barbo. Mag-ingat-ingat ho kayo dahil ho yung isa ho malapit nang mabatakan ng motor at yung isa ho hindi ho natupad ang mga pangako. Kaya dapat to ebidensya muna. Ebidensya. Ay nako, nangako na nga, gusto mo itupad pa. Kaya nga. O, abuso tawag doon. Okay. O ngayon naman tayo, ito. Alexia Marie Catherine, nanunood. Good morning tayo. Palambing naman, oh. Malapit ng Pasko. Ayan. Gatas, halika. Dedete ka dito sa akin. May gatas ako. Tatas daw. Bisyo tayo! Ayan! Okay. Ay, nako. Ano ba yung sakit na ng tiyan ko? Ano pa ako tawa ng tawa rito, tay? Eto na, nasa linya ngayon, si Miss Josephine Bual. Oo, ng Quezon City, tay. Siya ay taga-Katarungan Street, BHQC. Meron po siyang sakit na breast cancer. Na-diagnose siya noong 2019 dyan sa East Avenue. Na-operahan naman po yung kaliwa. Oo, noong 2021. At nakapagpa-CT scan na at natapos na rin ang chemotherapy na 6 months once every 21 days. Sinagot po yan ng DOH yung kanyang gamutan, yung kanyang chemotherapy. Pero ngayon, may kailangan siya yung bone chemotherapy. Hindi ko alam kung bakit. Mamaya malaman natin sa kanya na ang isang session ay nasa 7,000 once a month ito. Yung yes, asawa niya, si Q, 550 a day, may tatlong anak. Dalawa dito, pamilyado. Kasama nila yung mga anak at apo sa bahay. Ngayon, kausapin na natin po siya sa line tayo. Nandiyan na. Sige. Magandang umaga, Aling Josephine. Hello po. Aling Josephine, nandiyan ka. Narinig mo po kami? Hello? Oops, ayan, okay, wala. Nagkakaroon tayo ng technical problem. Uh-oh. Anyway, kung hindi tayo naririnig, total, papuntahan ko na lang to kay Kagawad Test na Tour. Okay. O, total, taga Barangay Batasan Hills to Katarungan Street. Mm-hmm. O, number 9. O, kung nakikinig ka, Kagawad Test na Tour, puntahan mo to, ha? Oo. At tingnan natin kung ano tutulungan natin to dahil ito ay breast cancer patient to. Siyempre, alam mo naman natin yung mga kababayan natin, lalo na sa mga ganitong kalagayan. Mm-hmm. Eh, isa pa sa mga nagiging pabigat sa kanila to, yung mga financial na pangangailangan ng therapist. Tsaka pagka marami kasing problema talaga, tendency nila magkasakit . Kaya nga, ang PhilHealth din ho kasi, malaking bagay din tong hinihingi nila na additional na contribution, membership contribution nila. Kasi meron na silang Anli, di ba? Yes, tinatawag po. Yung konting dagdag pero mas more benefits ang maibibigay ng PhilHealth sa atin. Yes, at lalo itong January tayo, mas madadagdagan pa like yung mga sessions ng yes, mga pati yung Konsulta natin. Bayan, di ba? Yeah, Konsulta Bayan ba yun? Nandun po, na, diba? Konsulta MD ang tawag nila. Oh, nandiyan na din. Ang gagawin lang nila po, kailangan nila pumasok sa website para malaman nila ano yung mga accredited na nandoon. Correct. Napaka-importante at nagpapasalamat tayo dahil kahit paano, nalaking bagay itong naging partner natin itong PhilHealth na yes, to. Yes, opo. Ngayon, I think itatanong natin itong bone chemotherapy kung anong tulong ng PhilHealth sa kanila. Sige nga. Palagi ko meron kasi yung breast cancer nga, kasama yan sa mga packages po tayo. Pero kasi nagkaroon lang ng technical problem. Wag ho kang mag-alala, Josephine. Papupuntahin no sa inyo si Kagawad Test na Tour. Mm-hmm. Si Test Kagawad Test na Tour na ho ang bahala sa inyo. Personal na tayo. Yes, personal na niya pupunta ni Kagawad Test. Yes, mahina daw kasi yung signal yata doon sa area. Okay na yan. Basta si Test ang pupunta diyan para maalala yan si Aling Josephine Bual. Naalala niyo, meron tayong pinabibisita, 'di ba, na papapasyal. Yes, tay. Yung kay Shen. Ngayon 'yun, 'di ba? Yes, ngayon. Kinausap ko na si Osho Hotel, pwede na natin siya i-check in doon ng 3 days. Tapos bigyan ko ng budget si Sean. Para at least maikot.
Pero ngayon tingnan ko mamayang gabi kung unahin doon sa... Kasi ang sa gabi, ang ganda ng Quezon City Memorial Circle eh. Ay, oo tayo. Oh, tingnan ko kung ano. Puro videos lang nakikita ko. Wow. Videos na tingnan natin. Oo, at meron doon laruan. Yes, may laruan. Oh. At ano, susunod noon, papasyal natin. Kinabukasan, papapasyal natin siya sa mga malls natin. Yes, oo. Oo, nandiyan na siya. Okay na si Josephine, pupuntahan siya ng personal. Oh yes, papupuntahan na lang natin personal kay Kagawad test na to. Oo, para ano. At kasi mahina yung signal, pag kinausapan natin siya, ang mangyayari lang. Maputol-putol lang din. Pero ang servisyong bayan ni Tatay Rani, hindi yung putol-putol. Si Rani Barbo lang ang paputol-putol. Ang sustento. Aray ko. Sustento na talaga tayo. Sustento yan. Sustento, OMG. Okay, so okay na, hindi na natin siya kakausapin sa linya, si Josephine. Yes, oh. Basta aling Josephine, kasi nakamonitor naman siya, pupuntahan siya ni Tess Nator. Okay, bago yung susunod natin, eto muna tayong Pag-ibig po, yung mga miyembro po ng Pag-ibig. Nag-launch po sila ng virtual Pag-ibig mobile app. Ayan, so pwede nyo na pong ilagay dun sa inyong mga cellphone, di ba, itong mobile app na to, para mapalapit daw po ang kanilang serbisyo sa lahat po ng miyembro. Ito eh, bilang isa po itong regalo dahil nag-celebrate sila tayo ng 42nd anniversary nitong Wednesday, December 14. So, ito po, ang Pag-ibig po ay para po sa mga, kumbaga, hindi na tayo kailangan pupunta, mahirapan pa tayo. Ngayon sa telepono mismo, pwede na tayo mag-check kung ano ba, kumusta yung ating kontribusyon. Kung may problema po tayo, may katanungan, nandyan na po yan lahat. Okay? So, congratulations po sa Pag-ibig 42nd anniversary nila. Pwede niyo nang i-download virtual Pag-ibig mobile app. Okay? So, now naman, ang susunod natin, siguro mamigay muna tayo habang tinatawagan natin. Tama. Oo, ito, bigay na natin yung kanina hotdog at chicks eh. Ngayon tayo, ito, bigayin ko na yung bigas po kina Maria Celiza Feliciano, Maria Elena Llanos, Edong Banawa, Antonio Hernandez, at Joy Reyes. Meron po kayong bigas ni Tatay. Para naman sa, ano pa ba, itlog ni Tatay. Para kay Elvi De La Cruz, Jaime Lacson ba ito? Lacson, Ginamay Bartolome, Maylin Saldua, at saka si Tyra Dr. Martinez. Ang ganda ng pangalan nito ah. Mayaman ang dating, ano? Yaman ang dating niya. Tapos yung doctor niya, may letter doctor H. Niya talaga, Talaga. Anyway, nandiyan na tayo si Sean Sagales. Sakto, nabanggit niya kanina. Para sa isa na naman, tulong patrol update. Magandang umaga sa iyo, Sean. Bago siya na, salamat nga pala sa DWIC ah. Laking bagay sa akin itong tubig. Yung tubig? Eh. Tayo, huwag mong papakita daw yung brand. Oo nga, hindi naman yung makikita ang brand. Hindi, alam mo kung bakit. Hindi, Tay. Baka daw akalain galing ka kung saan. Oo nga. Na. Baka nanonood. Hindi. Alam naman natin. Joke lang. Yun yung joke dito eh. Graduate na ako ron. Siguro mga 10 kwarto akin dun. Ay, grabe. Na-contribute ko ron. Suki? Anyway, okay, Sean. Yes, good morning Tatay Rani at Lady I. Tunay na kahanga-hanga ang ibinahaging kwento ng mamang sorbetero na si Mang Marciano dahil tumagal siya ng 6 na dekada sa paglalako ng sorbetes. At sa kabila ng kanyang edad ay hindi ito naging hadlang para patuloy siyang kumayod sa buhay. Papay ko, Tatay, kilala mo ba ako? Misang gagano siya. Isipin niya. Misan nakaka-nawawala, misan bumabalik. Yung ano niya, isip niya. Misan, pag tinanong mo siya, iba sasagutin. Naisip ko rin na, ba't hindi ako nakikilala sa tatay ko? Ang mamang sorbetero ng Tondo, Maynila ay huminto na sa pagtitinda matapos ang 6 na dekadang pagbibigay ng matamis na ngiti sa kanyang mga customer. Hindi ko na kaya, bumabaksak na ako. Kaya hindi na ako makapaghanap buhay ng gusto. Kaya huminto na rin po ako. Masaya na po ako. Dahil na buo pa yung karitong ko. Hindi pa nasisira. Ibig ko sabihin, kaya po yung karitong ko naging souvenir na po sa akin. Kaya mahal na mahal ko yung karitong ko rin. Bigyan muna natin siya ng 3,000 siyan. Yes, okay, parang pangsimula lang nung tinda. Oo, kasi gusto niya magtinda ng mga ano, tapos samahanan natin ng bigas. Muling tumungo ang ating programa sa Tondo, Maynila upang ihatid ang maagang pamaskong hatid ng serbisyong bayan ni Tatay Rani kay Mang Marciano. Maraming po salamat
sa biyayan tinggap ko. Nagpapalakas pa po ako para makapaghanap buhay uli. Marami pong salamat sa programa ni Tatay Rani ko sa binigay niyo po sa amin na to. Malaking bagay na po ito sa amin. Masaya po kami napanood yung ano ni Tatay. Marami po nakapanood po nun. Nagpapasalamat po ako sa kanila lahat. Kasi mahal na mahal nila Tatay ko kahit na ganun. Kahit na ibang tao sila. So nga lumakas po nga siya. Para nakikita ko pa rin siya. Kasi mahirap pong walang magulang. Wala na akong nanay. Wala na akong kapatid. Dalawa na lang kami. Kahit na matanda na yung tatay niyo, mahalin niyo po sila. Dahil mahirap po ang walang magulang. Kagaya niyo ang tatay ko na lang mag-isa. Yung suki ng mga tatay ko, eh hindi na po siya nagtitinda. Nasa bahay na lang po siya. Marami pong salamat sa inyo na natatandaan niyo pa tatay ko. Tatay, alam mo, mahal na mahal kita. Kahit dalawa na lang tayo, hindi kita pababayaan. Lahat gagawin ko sa'yo para mabano ko lang lumakas ka. Mahal na mahal kita. Dahil dalawa na lang tayo. Mahal na mahal din kita. Huwag kong pababayaan. Oo, hindi kita pababayaan, tatay. Salamat, tatay. Sean, na-touch ako yes, sa huling eksena, tay. Sean, si tatay, di ba talagang yung sorbetes, paglalako ng sorbetes, talagang doon na halos ang kalahati ng buhay niya, yes, di ba? Yun ang mundo yes, niya, tay. Yun ang mabot siya ng 6 na dekada sa paglalako. Yung ba nga, wala ba siyang mapupwestuhan na no, yung sorbetes ni tatay? Laga, kasi na, kahit na nakaupo siya. Na lang siya, nandun siya na ano, para ano. Kasi lalong manghihina si tatay eh. Di ba? Mm. Yan tay. Pero tay, nung pinuntahan namin to si Mang Marciano, nakita namin sa edad niyang 82 ah, malakas pa siya maglakad. Kaya lang syempre, hindi na talaga pang tinda yung sitwasyon yes, niya dahil so, kaya nga matanda na. Ang gusto sana natin, yung sorbetes niya, kasi manghihina yan eh. At least yung bang kapatid niya, yung anak niya ba yung babae? Yes, ta. Oh, baka ano hanap buhay ng anak niya babae? Ngayon tay, meron siyang kontrata sa City Hall, nagwawali siya sa City Hall ng Maynila. Pero sisimulan na rin nila yung negosyo nila na mga merienda sa binigay niyo pong puhunan tay. Eh, kung ano kasi, pwede naman nating ano eh, kung may tindahan siya, yung sorbetes ni tatay bubuhayin pa rin natin. Kahit talo, bibilang ko siya ng karo pang sorbetes. Yung kahit na nakaupo na lang siya, basta't nandun yung ano, nandun yung anak niya na para malibang at lalong lumakas pa. Na at least, nabuhay pa rin yung sorbetes ni tatay. At papangalanan natin yan na sorbetes ni tatay. Kaya nga, ang ganda. Oo, di ba? Oo. Ay ano mo nga siya, at ano, kung sa City Hall, kung may mapaglalagyan, kunyari, pumunta kayo doon sa opisina ni ano nung asawa ni Konsehal Robert Ortega si para at least makakuha ng benefits doon para mabigyan at lagyan natin sagutin na natin yung karo tsaka yung hindi naman yung, karo yung parang okay, cart cart parang na sorbetes karo din kasi yung tawag doon parang meron lang kasi sa loob yun tayo yes tapos para at si tatay kahit na nakaupo nandun siya sorbetes ni tatay tapos merong mga ice cream maker yes ngayon. Para lalong mapalakas pa ano. Kasi kita mo yung pagsusuportahan nila, bihira eh. Ngayon lang ako nakapanood na yung mahal kita, tapos yung huwag mo ko pababayaan, mahal din kita. Huwag mo pababayaan, hirap nun, di ba? Sana dalawa na lang anak sila tayo. Kasi dalawa na lang sila. Oh. Advantage namin ni engineer, marami nagmamahal sa amin. Mm. Kaya hindi kami nag-iisa sa mga gano'n. Sana all, hindi kagaya ni Rani na pagdating sa this oras, na-abandon na. Di ba? Sige, Sean, yung ating pangako doon sa ano, di ba? Mamaya, dadaan naman sa akin si Tess na to. Kundi kay Lady I, bibigay akong budget para pagsundo nyo. Yay. Tapos, ano nyo na lang doon. Ready na ang hotel, Sean. Yes, Okay.
Yes, Tatay Rani, maraming salamat at Lady Ay para sa serbisyong bayan ni Tatay Rani. Ako si Sean Sagalis sa Flash TV at DWIC 882, ang himpilang may todong lakas. Maraming salamat, Sean Sagalis. Alam mo, kaligayahan ko na lang din naman, Lady Ay, na makita na yung ano, may kahit... Kay, siyempre ako, kailangan ko rin ng pera. Ang dami nangihingi. Pero at least, iba pa rin yung nararamdaman ko pagka may natutulungan tayo ng tamang tao. Tama. Okay. Diba? Yung higit na nangangailangan. Yes. Diba? May ganun talaga tayo katulad. Yung ma-appreciate kasi nila talaga. Totoo kasi kailangan talaga nila. Dahil sa daming babae nangihingi sa akin ng pera eh. Nangihingi ng sustento. Kahit wala kami relasyon, hingi nang hingi ng sustento. Diba? Ay, kahit nga hindi mo nabuntis, ikaw na papaanak. Tama ka ron. Hindi naman ako may gawa. Pero pagdating ng panganganak nila, sa akin pa rin. O nung kaligayahan, wala naman wala. Ako roon. Hindi ka naman in-invite. Di pasilip. Wala silang ginawa sa akin. Pasilip. Ka naman. Hindi ka in-invite. Tapos pagka problema na, kasali ka. Ito siguro talaga yung sinasabing na ano, public service. Eh, no? Yung hindi iyo aangkinin mo. Hindi iyo aangkinin mo. Diba? Kaya tuloy, misis ko talaga, kahit anong anong chismis, anong marites sa makarating, hindi naniniwala. Ayaw. Kaya sabi nila, hindi ang asawa ko, public servant yan. Tama. Nagbibigay yan. Lahat binibigay kailangan niya. Kailangan lahat mahalin yes, niya. Yes, oh, kaya nga, diba? Napakaswerte ko sa asawa ko. Dahil ultimo sarili niya, pinamimigay niya. Oo. Ganon. Diba? Nalim na. Nagulat ako dun, tay. 11 na, mag-ano na tayo. Nga, mahalag na tayo. Yes, yes, Yoto Pasio, kasunod natin. Yes, dahil Friday. Friday, yes. Sige po. Muli, Panginoon, maraming po salamat. Salamat po sa paggabay niyo po sa amin at pagsama niyo po sa programa namin, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa mga tinuro niyo kami sa tamang tao na dapat po namin tutulungan. At ang mga biyayang ibinigay niyo po sa amin, hindi po namin magagawa ito, Panginoon, kung wala po ang mga biyaya po ninyo. Muli, Panginoon, patawarin niyo po kami sa pagkukulang po namin sa iyo, sa aming kapwa, at higit sa lahat, Panginoon, salamat sa buhay na ipinagkaloob niyo. Wala po kami magagawa kung wala po kayo. Kaya ang lahat pong ito, salamat sa ngalan niyo, anak na si Jesus. Amen. Amen. Happy Friday! Ingat po tayo lahat. Yes, it's party time. Ingat-ingat kayo sa mga Christmas party ninyo. Super traffic po ngayon. Yes. Uy, mamaya pala, launa, Flash TV, usapan legal. Yes. Bye-bye. Muling magbabalik ang serbisyong bayan ni Tatay Rani.